Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po kami upang magbigay alam sa inyo ang mga latest bulletin and updates mula sa pamunuang lungsod ng Taguig. Ngayong gabi po, kasama po natin ang punong lungsod ng Taguig. Una iba ko si Mayor Lino Cayetano. Magandang gabi po. Kasama din po si Konsyal Darwin Ikay. At kasama rin po natin si Konsyal Jimmy Labamba. Magandang gabi po. May pit na ipinatutupad ng Taguig City ang Enhanced Community Quarantine sa buong lungsod ng Taguig City. At tayo po ay gumagawa ng mga ganitong pamamaraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. At ang pagpapatupad po ng mga programang ito, pati na rin po ang pag-deliver ng mga medical services, ay pangunahin po sa mga layunin ng ating lungsod. At bukod po dito, may mga programa din po ang ating lokal na pamahalaan na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan na nawalan ng trabaho. At upang bigyan po tayo ng update tungkol dito, bibigyan po tayo ng updates dito sa Darwin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam naman po natin sa mga gantong panahon, tayo po ay nagpapatupad ng protocol sa social distancing. Napaka-importante po niyan para maiwasan ang pagkalat ng virus. Kaya dito po sa atin sa siyudad ng Taguig, ang mga tindahan, establishmento na nanatili pong bukas ay aming pong pinakikiusapan striktong pagtupad sa social distancing. Ibig sabihin, kung hindi po ninyo kayang ipatupad sa inyong mga tindahan, establishmento, yung social distancing, kayo po sana ay magsara kahit pansamantala, makipag-ugnayan sa barangay, makipag-ugnayan sa pamahalaang lungsod upang matulungan namin kayo na maipatupad yung social distancing na yan sa inyong mga tindahan. At para naman po tulong sa mga tindahan na tumutupad dito, kami po ay magpapadala ng disinfectant at ng mga mask upang makatulong sa inyong mga tindahan. Pero nakikiusap po kami, tayo po ay sumunod sa protocol ng social distancing. Okay po ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine, ang mahigpit po natin ipinatutupad din po ang mga curfew sa bawat barangay at sa mga lansana ng Taguig City. Partikular po dyan, inatasan po ni Mayor Lino Cayetano yung ating mga punong barangay upang mag-identify ng mga holding facility para dun po sa mga kababayan natin na lalabas sa curfew. Pati na rin po ang DSWD ay nagsagawa at naghahanda na po sila ng pasilidad para naman po dun sa mga kabataan natin na mahuhuli na lumalabas sa ating pong curfew. At sila po ay dadalhin sa mga pasilidad na ito upang huwag maihalo dun po sa mga kababayan naman natin na lalagpas sa oras sa pag-uwi ng bahay. At kasama po dyan yung ating pong pagtugon at mahigpit na pagbabantay dun naman po mayor sa mga price sa mga pamilihan, no? Dahil po pamakailan po meron po tayong nahuli, no, na mga tindahan na naguhor po ng mga panindang alcohol at mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. Kaya nais po nating balaan yung ating mga kababayan, Konsyal, no, na iwasan po natin ang paguhor at bawal po sa batas ang pagsasamantala sa pamamagitan ng pagdadagdag ng presyo sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Para naman sa ating mga tulong sa ating mga tricycle driver, ano ba ang ating tutulong dyan, Sir Jimmy? Tulad po ng naipangako ng ating mga mayor, Mayor Lino Cayetano, para po sa lahat ng ating mga TODA, JODA at PODA, sila po ay makakatanggap ng 4,000 piso bawat buwan sa susunod na 2 buwan. Bukod pa dyan, Mayor, ang ating po mga TODA ay gagamitin po nating service para po sa ating mga health worker papasok at pauwi ng kanilang trabaho. At yung mga una po, Mayor, na para po sa ano, yung mga unang nag-submit ng kanilang mga dokumento, sila po ang unang makakatanggap ng biyaya buhat po sa pamahalaang lungsod. Yung pong ating mga TODA, JODA at PODA. Kaya iniikayat po natin ang lahat po ng miyembro o lahat ng ibang TODA and JODA na mag-submit po ng kanilang listahan para po sa makatanggap din sila ng biyayan to buhat po sa pamahalaang lungsod. Itong linggong to, Konsehal, meron na yatang ilang mga TODA, no, na sisimulan
So makipag-ugnayan lang yung mga kasamahan ho natin dun sa presidente ho ng inyong organisasyon. This week, I think Wednesday or Thursday, magsisimula na ho yan. At tuloy-tuloy ho yan. Sa loob ho ng mga 7 to 10 araw, gusto ho natin na distribute na ho natin sa lahat ng halos 15,000 mga miyembro ng Tricycle, Boda, at saka Joda. Meron ka nagdadaan pa dyan, no? Kasama rin natin ng mga UB Express, taxi, angkas, sila po rin ang makakatanggap ng karagdagang biyaya para po sa pamalalas. Agad-agad ho, after nung unang round sa TODA, JODA at PODA, pagkatapos ho nung pag-compensate sa kanila dun sa 2 buwan, pinag-aaralan na rin natin yung susunod, no? Which is sa mga kasamahan natin na sa UV, taxi, at iba pang mga miyembro, no, ng mass transportation system na nawalan ng trabaho ngayong panahon ng community quarantine. Yan po ang mga konkretong programa ni Mayor Lino Cayetano para sa ating mga kababayan. At kasama po dyan, Mayor, ang mga programa natin sa Taguig City, yung pag-distribute, no, ng mga stay-at-home packs na sa kasalukuyan po para po sa inyong kaalaman. Sa ngayon po, ito po ay umabot na po sa 45,048 families. At ang mga COVID kits for seniors naman po ay umabot sa 48,152, samantalang ang mga COVID kits para naman po sa ating mga kababayan PWD at may sakit ay umabot na po sa 6,752. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung 45,048 po na ating pong ipinamahagi sa mga pamilya sa buong Taguig City ay binubuo po, no, ng 4 na miyembro, para sa 4 na miyembro po ng isang pamilya. At kung ito po ay ibibilang sa individual, ito po ay aabot sa halos 200,000 ng katao po ang ating napagserbisyuhan. Kung ikukumpara po natin ito, mga kababayan, dun po sa ating taong-taong ginagawang pamaskong handog, no, na kung saan tinitipon po natin sila at ipinamibigay natin para sa isang araw, ang kabuuan ang abot po, Mayor, ng ating pong mga nakatira na ng tulong na ito. So kung 4 na pamilya at 45,000 mahigit, at kung ito ay sapat para naman po sa susunod na 4 na araw, umaabot na po sa halos 800,000 individual ang ating naipamigay na mga meal packs, no? Yun yung kakaibang hamon, no, nung sitwasyon, Doc George, dahil ang binibigay mo natin na hindi good sa isang araw, kung hindi 3 hanggang 4 na araw. Dahil nga sa sitwasyon natin na ayaw natin na lumalabas araw-araw yung pamilya at pati yung nagdi-distribute, no, na hindi sila araw-araw na nagdi-distribute, ang binibigay mo natin ay good for the whole family and good for 3 to 4 days. So tama kayo, kung ikukumpara natin dun sa pangkaraniwan natin binibigay ang distribution, yung 45,000 packs na yan, it's good for almost times 4 times 5 na individual, almost 200,000 individuals. At kung isang gabi lang, no, it's almost 800,000 meals. Pero ang ginagawa ho natin ay para sa 3-4 na araw at para sa buong pamilya. Pero i-update ko rin, Doc George, no, kanina ho nag-meeting tayo kasama ang distribution team na binubuo ng action team ng barangay affairs office. Nag-design ho tayo na itaas sa 25,000 a day. So ang mangyayari ho nun, mas marami ho tayong i-deploy. Kahapon ho, umakyat na tayo to 10 to 15,000. Na isang araw, 15,000, then kahapon, 10,000. But tomorrow, we will target 25,000. Because ang gusto ho natin, by Sunday, itong linggong to, tapos na ho yung buong Taguig. Wow. Para pagdating ho ng next week, round 2. So makakaasa ho kayo, merong round 2, merong round 3, merong round 4. Tuloy-tuloy ho yung pagbaba ng distribution ng ating family packs, Doc. Sa mga tuwid, Mayor, kung ito pong ating i-report na mahigit 45,000, ito po ay ang dami ng ating pong mga kababayan na nabigyan ng tulong. Hindi pa po kasama yung mga ibibigay ngayong gabi, no? At base nga po sa tinuran ng ating mahal na Mayor, ngayong gabi po, meron po siyang kautusan before na magbigay ng 16,000. So, bali sa susunod na gabi po, yan po ay magsisimula bukas, aabot na po sa 25,000. Kaya po, maghapon po kami dito nag-meeting at tinitingnan, no, pinapaalam sa amin ni Mayor kung paano pa po natin
ma-improve yung proseso ng pag-deliver. At kanina nga po, no, at sa mga naang-araw, napansin nyo po, kasama na po natin dito, Mayor, si Congressman Lani Cayetano, at pati si Speaker Alan Peter Cayetano, sa pag-iikot po sa buong barangay upang ipamahagi po ang lahat po ng milpas na ito sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat tayo, no, kay Speaker Alan Peter Cayetano, kay Congresswoman Ate Lani Cayetano. Sila ho tumutulong sa atin. Sila ngayon pumupunta sa field, tumutulong sa pag-deploy ng ating mga stay-at-home packs. Kasi ho, ang gusto natin dito, lahat ho, kumbaga all hands on deck, lahat ng pwedeng tumulong. So nagpapasalamat ho kay Vice Mayor Ading Cruz, sa mga miyembro ng ating City Council, nandito kasama natin si Consial Jimmy at si Consial Darwin, lalong-lalo na kay Speaker Alan at kay Congresswoman Lani, na pati sa deployment ngayon sumasama. So ang nangyayari ho ngayon, iba't ibang aspeto ho ng problema, pwedeng sabay-sabay ho nating bigyan ng pansin. Habang ho yung distribution, tumutulong ho sila, tayo naman ho, bukod dun sa pag-augmento natin sa 15,000 drivers, no, ng TODA, JODA, PODA, that represents 15,000 families, pinag-aaralan rin natin ngayon yung mga ibang sektor na pwede nating tulungan. So in the next few days, we will make announcements. Pero as much as possible, ang ginagawa natin sa lungsod ng Taguig, pang-komprehensibong approach. Hindi lang ho to tungkol sa pamimigay ng stay-at-home packs, pero yung pati yung tulong pinansyal para may kasiguruduhan yung bawat pamilyang Tagigenyo. At talagang magkaroon sila lalo ng rason para hindi na ho lumabas ng bahay, para manatili sa ating mga bahay, para talagang umikli na yung panahon nitong community quarantine, matapos na yung problema nating hinaharap sa COVID-19 o coronavirus. All hands on deck, yan po ang bilis sa atin ni Mayor Lino Cayetano, kaya lahat po ay talagang nagtutulong-tulong. Si Speaker Alan Peter Cayetano nga po, on his part, ngayon, isang magandang balita po, dahil inireport niya po na natapos na po yung guidelines para naman po dun sa ating bayanihan, we heal as one act, no, na pinagtibay po ng Kongreso sa pamumuno ng ating Congressman Lani Cayetano, na inotor naman po ng ating mahal na Senador Pia Cayetano. At ngayon na po, naghahanda na po ang lokal na pamahalaan, no, kanina po ay pinatawag kami ni Mayor Lino Cayetano upang ihanda naman po ang mga dokumento na kakailanganin upang pagdating po ng panahon na pagda-download po ng tulong na nagkakalaga ng 5,000 hanggang 8,000 na subsidy sa ating sa bawat pamilya na magdedepende sa regional minimum wage, ready na po ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa lahat ng mga kinakailangang dokumento upang mas mapadali po at mapabilis ang pag-deliver ng ganitong uri ng serbisyo. So ano, napakalaking tulong ho ng national government. Talagang hindi tayo pinabayaan ng mahal nating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabilis ho yung kanyang naging desisyon. Sa ibang bansa ho, no, medyo may mga sitwasyon kung saan matagal bago nagdesisyon magkaroon ng lockout. So atin ho, masakit man, malaki ho man yung tama sa ating ekonomiya, sa ating pamumuhay, tama ho at sinusuportahan natin yung desisyon na mag-lockdown kagad, magkaroon ng community quarantine. At kita nyo naman, mabilis rin nag-aksyon ang Kongreso at ang Senado. May kasamang augmento kaagad na pinirmahan ng ating Pangulo, na kumbaga, dalawang buwan, hindi tayo pababayaan kahit papano, no? Merong sabi nila up to 8,000 yung bawat pamilya. Para sa ganun, matulungan naman, no, yung sitwasyon natin, ma-pause natin, pause muna, tumigil muna yung buhay ng isa, dalawang buwan. Pero dun sa pag-pause natin, sa pagtigil ng buhay, yung virus ho, titigil rin sa paggalat. Yun yung pinaka-importante ho. Malaki ang naging problema dulot ng community quarantine. Pero yung kalaban dito, yung dapat natin talunin dito, ay yung pagkalat ng coronavirus. Habang tayo pong lahat ay nagsusumikap upang matigil ang virus, ang lokal na pamahalaan naman po ay walang tigil naman po sa pagbibigay ng tulong. At ito lang po ay ilan lamang sa mga programa ni Mayor Lino Cayetano para sa ating mga kababayan. Bilang pangwakas po, Mayor, ang ating pong mensahe sa ating mga kababayan. Unang-una, maraming salamat, no, sa patuloy niyong pagseserbisyo, Consial Jimmy, Doc George, Consial Darwin, kasama ho yung marami nating mga kawani ng gobyerno na walang pagod na nagpapatuloy magsilbi itong panahon, no, ng community or enhanced community quarantine. Bukas ho, siguro, masikapwento ko ng mas mahaba, pero nireorganisa natin yung gobyerno para maging mas akma dun sa pagsagot sa mga iba't ibang mga problema. Dahil iba na ho yung hinaharap na ang problema natin ngayon,
ibang-iba ho, katulad sa pangkaraniwang sitwasyon. So, ni-reorganize rin natin yung gobyerno para mas mabilis nating masolusyunan yung iba-ibang mga problema natin. Ngayon ho, napag-uusapan natin yung tungkol sa community quarantine. Pero kailangan rin nating paghandaan yung aspeto ho nung kalusugan, no? Yung aspeto nung paghahanda pagdating dun sa medical needs ng ating mga kababayan. Bago ko dumating dun, gusto ko rin ulit ipaalala, kung tayo ho mas magiging stricto, kung tayo ho susunod sa alituntunin ng Interagency Task Force na binabaho ng ating mahal na Pangulo, mas konti ang magkakasakit, mas magaan ang magiging problema ng mga ospital natin na napuno na, mas maliit ang pagkakataon na kakalat lalo yung coronavirus. Pero tayo sa lungsod ng Taguig, nakapaghanda na rin tayo. Ang TPTH, at nagpapasalamat ako sa mga magagaling, matatapang, masisipag na medical health workers ng TPTH, both private and public hospitals sa lungsod ng Taguig, nagtutulungan ho. Isang komunidad lang ngayon ang health workers sa lungsod ng Taguig. Ang TPDH ay tumatanggap na rin ho ng mga COVID patients, and they've been accepting COVID patients. Hindi ho natin pababayaan ang mga pasyenteng mga nag-positive sa lungsod ng Taguig. Sama-sama ho tayo dito. Naghanda na rin tayo ng mga pasilidad, 3 and 4 other facilities, kung saan ho natin ilalagay yung positibo pero asymptomatic, yung wala hong sakit, yung hindi ho nakikita yung hindi inuubo, hindi nilalagnat. Sa lalagay ho natin sa ilang mga pasilidad kung saan protected ho, safe sila at ma-isolate. Bakit ho? Ang gusto natin ho sa lungsod ng Taguig, kung kayo ho ay may sakit, kung may duda na yan ay COVID-19, ubo, lagnat, sipon, tawag ho kayo sa ating hotline. Gagabayan namin kayo. At sa ilang pagkakataon, sasabihin ho natin na pwede nating dalin kayo sa isang facility natin para dun kayo magpagaling. May tututok sa inyo. At kung kailangan nung kayo mag-ospital, handa ho ang TPDH, handa ang ating ospital. Pero kung hindi naman, meron tayong mga ilang facilities kung saan pwede natin kayo alagaan. Meron din tayong mga facilities para sa quarantine. Ito ho yung wala namang sakit pero posibleng na-expose sa isang taong positibo. So kailangan nilang i-quarantine ng 14 days. So tulad rin yan ng mga ibang mga tinatawag na PUM. Pero gusto ko hong bigyan-diin sa lungsod ng Taguig, no, na patuloy ang ating paghahanda. Habang dumadami ang kaso sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, kailangan handa tayo, mga minamahal kong kababayang Tagigenyo, na magkakaroon ng maraming sakripisyo. Yung iba nating mga pasilidad na dapat ay gagamitin natin sa ibang purpose, sa ibang pagkakataon, ngayon ho, kailangan i-prioritize natin para lahat ng may sakit na Tagigenyo na aalagaan natin. At ngayon ho, kung sila ay mild to moderate ang kaso, nandiyan ang TPDH. Pag kailangan naman ho, meron tayong magandang referral system dun sa mga national hospitals. Tayo rin ho at ambulansya natin na nagdadala. Meron tayong dedicated ambulance na meron hong mga trained na staff na kumpleto ho ang PPE. Pero sa patuloy nating paghahanda para sa mga kababayan nating magkakasakit, nandito ang commitment ng pamahalang lungsod ng Taguig na sama-sama ho tayo dito. Napipilitin natin ang lahat ng Tagigenyo na magkakasakit ay pagagalingin ho natin. Pipilitin ho natin. Nandiyan ang magagaling nating mga doktor, magagaling na nurse, magagandang mga pasilidad. Tulong-tulong po tayo dito. Ang importante ho, pag tayo may nararamdaman or may duda tayo na ito ay COVID-19, lagnat, ubo, sipon, tumawag ho sa inyong hotline. Magtutulungan po tayo. Pero mas maganda ho kung mas konti sa atin ang magkakasakit. At ang solusyon lang dyan ay yung binanggit ni Konsehal Darwin kanina. Maging stricto tayo sa compliance ng ating community quarantine. Kukunin ko na rin yung pagkakataon, Konsehal, na meron sa mga kababayan natin dito sa poblasyon, no, na sinasabi hindi sila nakakapasok ng tuktukan. So nakipag-ugnayan na tayo sa kapitan ng sa kapitana, no, ng barangay tuktukan. Ang bilin ng ating mahal na Pangulo, huwag na nating dagdagan yung mga inilatag ng Interagency Task Force. Napaka-stricto na ho nung inilatag na programa. So ang mga kababayan natin nasa sa ibang barangay, ngunit dito lang makakapamili sa tuktukan, kailangan payagan na makapamili. Ngunit, stricto rin ang bilin ng Interagency Task Force. Isa lang sa bawat pamilya, isang beses lang sa isang araw. So ang advice ko ho, hindi lang sa barangay tuktukan pero sa ibang mga barangay, tulad ng advice rin ng ating mahal na Pangulo sa mga LGU
naghihirap na ang ating mga kababayan. Huwag na nating dagdagan pa. No? Maging stricto tayo sa pag-implement ng guidelines. Siguraduhin natin, isa lang sa bawat pamilya ang lalabas, isang beses lang sa isang araw. Pero yung rules ho na nabuo ng Interagency Task Force, huwag na nating dagdagan. Dahil mahirap na para sa ating mga kababayan ang sitwasyon ngayon, huwag na nating pahirapan. So mga minamahal kong Tagigenyo, maraming salamat. Kami ho ay patuloy na magsisilbi. Yung ipairal ho natin, no, yung diwa ng pagiging Pilipino, pagiging Tagigenyo, yung bayanihan at tulungan. Kaya ho natin to. Maraming salamat ho. Magandang gabi sa inyo lahat.